in Mr. Monteverdi's Dream, Chapter 15. We're here. Open your eyes now, baby. Wika ni Dylan. Wow! Salitang lumabas si bibig ni Cathy. Hindi niya napigilang mapamangha nang tanggalin ni Dylan ang blindfold na nakatakip sa kanyang mata. Nasa dek sila ng yate nito na nagsisimulang maglayag ng mabagal papunta sa gitna ng dagat na hindi kalayuan sa resort. Sinadya raw ni Dylan na dito sila mag-dinner date at huwag ipaalam sa kapatid para walang istorbo. Nakahanda ng kanilang dinner at napaka-romantic ng ambiance. Everything is perfect. The food, the scented candles, the bouquet of flowers, red rose petals on the floor, the dim light at idagdag mo pa ang silawit ng liwanag na nanggagaling sa buwan. Kahit first time niyang makipag-date, alam niyang this is a type of dinner date that every woman wishing for. Dylan smiled at her. You like it? Yes, of course. Masigla niyang sagot. I hope I made you happy. And you forgot what I did and happened earlier. Seryosong boses ni Dylan at pinaghila siya ng upuan. Nakalimutan ko na sana eh. Inulit mo pa kasi. Pabirong wika niya. Natawa na lang ng mahina si Dylan sa kanya. Shit, bakit ang gwapo niya kapag umingiti? And those kissable lips drives me crazy every time he kiss me. Natulala siya. May dumi ba ako sa mukha? Bakit ganyan ka makatingin? Boses ni Dylan na nagpagising sa kanyang ulirat. Wala naman, sagot niya. Let's eat and enjoy everything around us. Dylan ordered. Kahit papano sinikap niyang mag-focus sa pagkain at iniwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. It's past 10 in the evening at nakaupo siya sa isang bench na naroon sa deck. May kukunin lang daw si Dylan sa loob kaya naiwan siyang mag-isa. Nakaramdam na siya ng antok dahil siguro sa kanyang nainom na wine, pero nahihiya siyang magsabi. Napahikap siya and suddenly she heard romantic music. Can I dance with you? Nasa harapan niya si Dylan at nakalahad ang kanyang kamay. Nataranta siya kaya agad siyang napatayo. Hindi niya alam kung tatanggapin o tatanggihan pa niya. Nanginginig siya, pero hinila siya nito at nagdikit ang kanilang katawan. Kinuha ni Dylan ang kanyang braso at dinala sa leeg nito. And they began to sway their bodies to the rhythm of the music. She felt Dylan carry her shoulder down to her spine, while the other was on her waist. Napasingap siya ng maamoy ang perfume fragrance ni Dylan. She closed her eyes. You can lean on my chest, baby. I know you're tired. I will hug you tight na lang para hindi ka bumagsak. He whispered. Naramdaman ni Dylan na bumibigat na si Cathy at banayad na ang kanyang paghinga. Nakatulog na pala to habang nakasandal sa kanyang dibdib. Binuhat niya to at dinala sa loob ng kanyang king-size bed at inihiga. Naawa siya rito dahil nakatulog na to sa sobrang pagod. Unti-unti niyang tinanggal ang damit ito para makomportable sa pagtulog. Tinabayan niya to at niyakap, ngunit napakamot ito sa leeg na parang nangangati. She is not comfortable. Mahina niyang sambit. Lumabas siya at kumuha ng towel at maligamgam na tubig. Pagbalik niya, sinimulan niyang tanggalin isa-isa ang undergarments ng dalaga. Pinunasan niya ang katawan ni Cathy hanggang sa mapadako ang kamay niya at tingin sa pagkababae nito. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang brief. Hindi niya napigilan ang sarili. This woman is such a goddess in my eyes. Siniil niya ng halik sa labi ang tulog na dalaga. Pinilit niyang ipasok ang kanyang dila at ginalugad ang loob. Nagsimulang maglakbay ang kanyang mga labi sa balat ni Cathy pababa sa kasalanan nito. He is out of self-control. Isinubsog niya ang kanyang mukha sa pagitan ng hita ni Cathy at hindi nakapagpigil doon. Ouch! Wika ng dalaga habang nakapikit ang mga mata. Parang binuhusan niya siya ng malamig na tubig. Damn! Mahina ang mura niya. Muntik na. I'm sorry, baby. Bulong niya rito. Tinapos niya ang pagpupunas at nilagyan niya ng baby powder ang likod at leeg nito at saka kinumutan. Dylan? Sigaw niya at napabalikwas ng bangon. Iniikot niya ang paningin sa kabuuan ng silid at humupo sa higaan. Nasaan ako?
Bakit ako lang mag-isa dito? Tanong niya sa sarili. Nasa po niya ang kanyang noo at pinakiramdaman ng sarili kung may masakit ba sa maselang parte ng kanyang katawan. Walang nangyari. Wika niya sa kawalan at nagsimulang alalahanin isa-isa ang nangyari kagabi. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang makarinig ng pagpihit ng doorknob. Ang aga mo naman nagising. It's 3 a.m. pa lang. Pwede ka pang matulog ulit. Wika ni Dylan while approaching her at inalikan siya nito sa noo. Nakasuot na lang ito ng beach short at walang damit pang itaas. Binalot niya ang kanyang katawan gamit ang puting kumot at napayuko. Nahihiya siyang tumingin ng diretso sa mga mata ni Dylan. Nagiinit ang kanyang mukha sa naiisip na baka pinagsawaan itong tingnan ang bawat parte ng kanyang katawan kagabi habang mahimbing siyang natutulog. Napatawa ng malakas si Dylan. You're blushing, baby. Bakit? Nahiya ka ba? Tanong nito sa kanya. Yumakap at hinalikan siya nito sa pisngi. At umupo si Dylan sa kanyang tabi. Magbihis ka na. Kumuha ko ng damit mo kanina. You can go back to sleep again kung inaantok ka pa. Sabi abot ng puting paper bag. Salamat. Nahihiya niyang tugon. Doon lang ako sa deck. Wika nito at tinungo na ang pintuan. Tumingin siya sa labas pagkatapos niyang magbihis. Napansin niyang nasa shoreline na ang yate. Kaya napagpasyahan niyang lumabas na lang at puntahan si Dylan. Nakatalikod si Dylan sa kanya kaya dahan-dahan siyang lumapit. Nagsiselfone ito habang nagkakape at hindi niya sinasadyang mahagip ng tingin ang binabrowse nito. Hala, he's purchasing a lot sa Victoria's Secret underwears and lingeries. Para kanino? Sa akin? Kay Ate Samantha? Siisip niya. Kanina ka pa dyan? Tanong ni Dila nang mapansin siya. Mago lang. She replied with a sweet smile. Sit here. Samahan mo akong magkape. Aya nito. By the way, sabi sa akin ng tauhan ko wala na roon ang tiyahin mo kasama yung asawa niya. Pagkatanggap daw nila ng pera, umalis agad sila. Kumusta na sila dun? Hindi niya napigil ang tanong. Dylan sigh. Well, natakot sila at nagalit. Akala nila pa alisin na sila doon pero kinausap sila ng maayos ng abogado at mga tauhan ko. Humingi na ako ng listahan ng mga kailangan nila at sa Lunes ko nasisimulan ang pagbibigay ng funds para dun. Dayakap niya si Dylan. Thank you ha, as I said to you baby. He said as their bodies parted. Woman in Mr. Monteverdi's Dream, Chapter 16. Wait me here. Pupuntahan ko lang si Ate Samantha at Leah. Tawagan mo lang si Trixie, baka tulog pa yun. Wika ni Dylan habang palabas ng pinto. Sige, tipid niyang tugon. She is staring herself in front of the mirror. Kakatapos silang magbihis at magayos ang sarili. Nagaantay na sa baba ang private chopper ni Dylan na siyang sasakyan niya pabalik ng Maynila. Nasa baba na rin ang kanyang mga gamit. Ito na ang araw na aalis siya sa Isla Monteverde. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Malungkot siya dahil hindi na niya makikita si Samantha at Leah na naging kaibigan niya. Parang kapatid na siyang itinuring kahit ilang araw pa lang niya nakikilala ang mga to. Lalo na si Trixie na naging karamay niya sa loob ng mahigit isang taon. Pero sa kabilang banda, may bahagi ng kanyang puso ang nakakaramdam ng saya dahil makakasama na niya si Dylan. Mamaya ka na bumaba, antayin mo dito si Leah at Ate Samantha. Nagbibihis lang, na-late kasi ng gising eh. Uwi ka ni Dylan pagbalik nito. Hindi na siya nagtaka kung bakit tinanghali na ng gising ang dalawa. Madaling araw na silang apat natulog dahil ang simpleng dinner at kwentuhan lang sana nila kagabi ay nauwi sa inuman at nalasing silang apat. First time niyang uminom at malasing. Hindi niya makalimutan ang galit na galit na mukha ni Dylan habang sinesermonan siya na parang bata kagabi at hinahagod ang likod niya habang siya ay nakaluhod sa tapat ng toilet bowl at nagsusuka sa sobrang kalasingan. Halos buong araw silang hindi nagkita ni Dylan kahapon. Nagpaalam siya matapos mag-breakfast na magsisimula na siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit at makagabi na siya makabalik sa presidential suite nito. Ang sabi niya magdi-dinner silang apat ay agad naman tong pumayag dahil noong nakaraang araw pa ang ating niya nagsabi. Subalit ganoon na lang ang galit sa mukha ni Dylan nang madaling araw na siyang pumasok sa presidential suite nito na halos gumapang na
sa sobrang kalasingan at inaalalayan na lang ni Trixie para hindi matumba. Natigilan siya at pilit binabalikan niya sa isip kung paano siya nakalabas ng bathroom kagabi. Huling natatandaan niya na dinala siya ni Dylan sa loob ng shower area at pinaliguan siya nito ng maligamgam na tubig dahil naggalat ang suka niya sa dibdib. Nagising na lang siya kaninang umaga na nakadamit pantulog na at nakadapa sa kama. Siya na naman kaya naglinis ng katawan ko at nagbihis sa akin? Tanong niya sa sarili at minasahe ang kanyang noo habang nakayuko. Lumapit si Dylan at umupo sa kanyang tabi. Masakit pa bang ulo mo? Tanong nito. Nagangat siya ng mukha. Hindi na. Okay na ako. Sagot niya. Ayaw ko sa lahat. Yung babaeng madaling araw nang umuwi at halos gumapang na sa kalasingan. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo kagabi ha? Seryoso ito habang kinakausap siya at inawi ang ilang buhok niyang tumabing sa kanyang mukha. I'm sorry, hindi na mauulit. Kagat labi niyang sagot. Ngumiti lang si Dylan sa kanya at dinambian ng halik ang kanyang pisi. Be a good girl to me, baby. Nakarinig sila ng mga katok sa pintuan. Sila ati sa banta na yan. Wika ni Dylan at binuksan ang pintuan. Mamimiss ka namin, Cathy. Malungkot na boses ni Samantha at niyakap siya. Mamimiss din po kita, Ate Sam. Salamat sa lahat, ha? Yumakap siya ng mahigpit sa kapatid ni Dylan. Basta kapag kailangan mo ng tulong or may problema ka, tawagin mo lang kami. Kami ang unang maglalapitan, ha? Huwag itong Monteverde na to. Huwika ni Leia sabay turo kay Dylan at napayakap sa kanya. Nakita niyang napailing na lang si Dylan na nakatayo malapit sa pintuan. Lumapit sa kanya si Trixie. Ayoko nang umiyak, bes. Naubos na tong luha ko kagabi eh. Basta mag-ingat ka na lang dun sa probinsya niyo ah. Tsaka pag may time ka, bisitahin mo naman ako. Hindi ako aalis dun sa bahay na inuupahan natin. Sana huwag lang ako si Santi ni Sir Dylan. Napayakap siya ng mahigpit sa kaibigan. Nagtutubig na ang kanyang mga mata, kaya kinagat niya ang kanyang ibabang labi para pigilan. Tara na, Cathy. Iyahatid ka na namin sa baba. Wika ni Samantha. Sabay silang lima na bumaba. Naka-holding hands silang dalawa ni Dylan habang naglalakad palabas sa hotel, kaya pinagtitinginan silang dalawa ng mga hotel staff at ibang empleyado ni Dylan na nadadaanan nilang lima. Napayuko siya sa sobrang hiya. Chin up, baby. Dylan commanded. Nanatili siyang nakayuko. Tumigil sa paglakad si Dylan. I said chin up. Huwag mo nang antayin pa na halikan kita dito sa harap nila. Pabulong na wika nito sa kanya. Sinunod niya na lang si Dylan. Patuloy na silang naglakad hanggang sa marating nila ang kinaroroonan ng private chopper nito. Nagpaiwan na lang ang tatlo sa hindi kalayuan. Laking gulat niya nang makapasok sa loob nang mapansin na maliban sa piloto, may dalawang lalaki siyang makatabi sa upuan na nasa likod at kanyang papagitnaan. Napakaganda ng interior sa loob at napakaluxurious ng dating. Napagtanto niya rin na maluwag sa loob ng private chopper nito at sa estimate niya kasya kahit walong tao. Taliwas sa sinabi ni Dylan na 4 na tao lang ang passenger capacity ng private chopper nito. Kaya hindi na siya makakasabay sa mga kaibigan nito pabalik ng Maynila. Takte, kaya ayaw niya akong sumama sa mga kaibigan niyo nung time na yun. Kasi may blackmail plan na pala siya kinabukasan. Napailing na lang siya sa naisip. Si Dylan na ang nagkabit ng safety belts niya pagkaupo niya ng maayos. Dylan? Poses niyang hindi mapakali. Yes, baby. Tanong ni Dylan sa kanya. I have fear of heights eh. Pagtatapat niya dito. Conquer your fear, baby. Just close your eyes as the helicopter begins to take off, okay? Believe me, masarap sa pakiramdam kapag nasa taas ka na. Mag-e-enjoy ka. Huwi ka nito. Napabuntong hininga na lang siya. Tumawag ka pagdating mo dun. At huwag mong kalimutan lahat ng pinag-usapan natin. Sila nang bahala sa'yo. Be nice to them. Bili ni Dylan sa kanya at inangkin ang kanyang mga labi. Susubukan niya sanang iwasan ito pero mabilis ang naging kilos ni Dylan. Ilang minuto silang naghahalikan. Walang pakialam si Dylan kung may dalawang lalaki siyang katabi at nakakakita sa kanila. Patuloy lang to sa ginagawa at hindi niya din mapigilan ang sariling hindi tumugon sa mga halik ni Dylan. Dylan hugged her tight as their lips parted. I love you, Angela. Mag-iingat ka doon.
See you on Sunday. Anito at nag-iwan pa ito ng halik sa kanyang noo. Kayo nang bahala sa kanya. Ihatid niyo siya sa tinitirhan niya at sunduin niyo rin sa Linggo. Take her to my house. Ingatan niyo siya. Mautoridad na bili nito sa dalawang lalaking katabi. Copy, sir. Sabay na sagot ng dalawa kay Dylan. Bumaba na si Dylan at naglalakad na to patungo sa kinararoonan nila Samantha. Hinintay muna ng piloto na makalayo si Dylan bago umalis. Nagsimulang mag-take off ang helicopter. Nakikita niya ang tatlo niyang kaibigan na kumakaway sa kanya. Paalam Isla Monteverde. Tanging nasambit niya at ipinikit ang mga mata habang paalis ng isla. Thank you.